Hi guys! Kumusta kayong lahat? Sa video ito ay isishare ko sa inyo yung ginawa kong salaset cover. At simulan muna natin ito sa pagsukat. Yan. At pagtabas ng tela. Matagal na ito guys. Hindi ko lang na matapos-tapos kasi maraming nakakaagaw ng aking pansin. Bale, nabili ko to sa isang mall, 100 plus yung per meter nito. Muslin cloth ito guys, pero yung makapal na muslin cloth. Dito na ako nagtaba sa sahig para buwelo. 10 meters lahat ang binili kong tela. At sa mga nauna kong tinahi na salaset cover ay kasya naman yung 10 meters. Kung may sobra ay gagawin ko na lang na cover ng mga throw pillows. Pero tingin ko konti lang ang sobra nito guys. Eto guys, yung luma kong sewing machine. Masyado nang maalikabok at may mga cobwebs na dahil matagal na nung huli ko itong nagamit. So bago tayo manahi ay lilinisan muna natin at ikukondisyon ito. Maglalagyan ko yan ng sewing machine oil para mag-loosen up. Andito ako ngayon guys sa Your Brother's Place sa Pawa, Legazpi City. Napakaganda itong pasyalan at may restaurant din dito. So, na-invite ako ng aking kaibigan para kumain ng hapunan kasama nila. Ito yung kanilang napakagandang preparation. Dumating kasi yung fiancé ng anak niya. Kaya eto, may konting celebration. So yan guys, sa mga nakikita nyong mga cottage, pwede kayong mag-spend dyan ng overnight or kung ilang araw na gustuhin ninyo. Malawak itong lugar, kaso nga lang medyo maliit lang yung pool nila. Kung sa pagkain naman, napakasarap ng mga pagkain dito guys. Parang lutong bahay lang. Masarap. Inimbitahan uli ako ng aking kaibigan na sumamang mamasyal sa kanila. Pero ito yung situation, napakalakas ng ulan kaya na-stuck lang kami sa loob ng kotse. Nung lunch ay kumain na lang kami sa native restaurant para matikman naman ang aming kasama yung mga Filipino food. At dumiretso na rin kami sa El Mero Integrated Farm, going to Highlands, and then last ay sa Sawangan. Eto nga pala guys, yung bago kong orchids. At mga rain lilies na maraming bulaklak. Eto naman yung mga safety pins na nabili ko sa DIY. So maganda itong gamitin guys
pang pin sa ating tatahiin dahil may ano siya, pearl na ulo, madaling hawakan. So, ito guys na tablecloth ay thrifted ito, galing sa Ukay-Ukay. At ito naman na cortina ay mga ritaso ito na galing din sa thrift store. Tinahi ko na lang, ginawa kong cortina. At ito naman na mga placemat ay old placemat from DIY. At yung flower vase ay recycled from oyster sauce bottle. At ito naman na cypress plant na napakalago ay syempre galing sa garden natin, at yung nasa flower vase na bulaklak ay hibiscus plant from my garden.
clean. So, ayan guys, ang finished product natin. Medyo maalwa na yung ating silid kainan. Para makapasok yung natural light, tatalian muna natin yung mga kortina. At pagkatapos nito guys, ay maliligo muna ako. Dahil hindi pa ako nakapaligo. Ito muna yung inasikaso ko. Ayan, finally natapos din yung ating tinatahi na salaset cover. Ang tagal bago natapos. Hindi naman kasi talaga to guys yung palaging nagagawa ko. Syempre marami pang ibang gawaing bahay, kaya pasaglit-saglit lang sa pagpananahi. So sa next video ko na guys, ito mailalagay sa salaset kasi nga lalabhan ko pa. Ito guys ang reward ko sa mga pagod ko. Palagi akong nagki-crave ng banana cake, kaya pagka may saging, talagang nagbe-bake ako ng banana cake. Mag-snack muna tayo guys ng banana cake at hot chocolate milk. Dahil tapos na yung tinatahi natin, kaya lilinisan ko na muna tong sewing machine at ililigpit. Pero sa susunod guys, mananahi pa ako ng mga tropilo cases, pero matagal pa siguro bago makapanahi uli. So hanggang dito muna guys. Until the next video, magkita-kita tayo guys. Sana ay samahan nyo akong muli. At pinapasalamatan ko ang palaging pagsusuporta nyo sa aking mga video. At asahan nyo guys na magsusuport din ako sa inyo.